Magandang araw mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Herb Story TV. At ngayong araw, December 26, katatapos lang ng Christmas. At marami sa mga katulad natin ang takot kumain. Kasi yung pagkain, karamihan, trigger para sa may acid reflux o GERD. Pero yung katulad namin na kinaya na ang hamon ng sakit na to, nag-enjoy ngayong Pasko. Sana sa susunod na mga pagdiriwan sa buhay ninyo, tulad namin, magawa nyo din. At ito ang pag-uusapan natin mga idol, paano nga ba gumaling sa sakit na GERD? Tara na, samahan nyo ako at pagkwentuhan ang mga ginawa ko. At sana may matutunan kayo at magamit yung practice sa inyong pagpapagaling. Yun nga mga idol, tulad ng nasabi ko kanina, magkukwentuhan tayo, maghuhuntahan tayo tungkol kung paano nga ba gumaling sa sakit na GERD. Idol, isa ka rin ba sa mga maraming mga tao na may sakit na GERD, ang takot kumain nitong nagdaang Pasko, kahapon? At isa ka rin ba sa mga tao na takot gumawa o magtrabaho dahil nakaka-trigger ito sa atin? Magandang topic ito mga idol kasi marami ang nagsasuffer sa ganitong mga gawain at pagkain. Marami ang mga kasamahan natin na kinalimutan ng mag-enjoy. Alam nyo ba yung pagiging malungkot ay isang trigger? Hindi nyo alam na lalo kayong lumalala sa sakit na meron tayo. Kasi kapag malungkot ka, dito pumupunta o dito nagsisimula yung sakit na depression. Yung depression yan, ilang beses ko na nabanggit sa mga vlog ko itong mga nakaraang araw. At pag-uusapan natin yan, inuna ko lang talaga itong topic nito kasi related ito sa mga nauna nating vlog. Dapat nga ginawa ko itong vlog nito bago ang Christmas. Nabisi. Alam nyo naman sa mga opisina, kailangang maghapit ng mga trabaho dahil sa mga reports na kailangan, lalo sa gobyerno, na kailangan natin para dahil may mga bakasyon, mga holiday, kailangan matapos na natin. Kaya yun, hindi ako nakapag-vlog. Pero dapat ginawa ko na itong vlog nito before Christmas para naman nabawasan yung takot nyo sa pagkain ng mga masasarap na pagkain ngayong Pasko. At yung mga trigger na gawain, kahit pa paano nagagawa ninyo, nabawasan ang takot nyo sa lahat ng nakapaligid na alam mo trigger sa atin. Yan. Una mga idol, ang ginawa ko, nagbawas ako sa mga pagkain na matatamis. O, gumawa ako ng paraan para hindi matrigger ako sa matamis na pagkain. Mas maganda siguro yung word na yun eh. Kasi mahirap kasing pigilin yung sarili natin na kumain ng lahat ng pagkain na may sugar o mataas ang sugar content. Alam naman natin na halos lahat, kahit nga prutas na maganda para sa ating kalusugan, mataas pa rin yung sugar content. Ito, mas maano yung sa akin kasi may diabetic ako. Nasa pamilya at sa panahon niya, tumataas na rin yung sa akin. Mahirap para sa akin pero yun yung ginagawa kong paraan para maibsan yung mga sakit na meron ako. Sa katulad ng pag-uusapan natin sa GERD, ang isa sa pinakamatindi na nagbibigay ng mabilis
na pag-atake ng GERD o ng acid reflux ay ang mga pagkain ng matatamis. Lalo na yung tsokolate. Ano? Pag kumain ka niyan, automatic, maya-maya, andyan na, pakiramdam mo na yung acid reflux. Ang isa pa, yung pagod. Ano? Ngayon, ang magandang gawin natin, sa pagod, kailangan i-condition mo yung sarili mo. Kailangan magpagod ka din. Ano? Trigger ang pagod, pero kailangan mo magpagod din. Paanong pagpapagod? Exercise. Kailangan masanay ang katawan mo sa exercise at pawisan ka. Dahil sa pagpawis na yan, yung mga toxic na nasa katawan natin, lumalabas. Ngayon, kapag bumaba na yung toxic ng katawan natin, hindi na tayo masyadong natitrigger sa mga pagkain. Ano? Yung dating mga pagkain na kapag kinain mo, mamaya-maya, aatake na yung GERD o yung acid reflux. Kapag regular yung pagpapawis mo, regular na nailalabas mo yung toxic sa katawan mo, mababawasan yung trigger ng mga pagkain. Ano, bawas lang mga idol, pero malaking ginhawa para sa atin. Pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Ano? Nang sa ganun, lumakas yung resistensya natin. Ano? Tapos, pagpapaaraw. Mahalaga yung pagpapaaraw para makondisyon yung ating immune system. Pagkain ng mga vitamina. Ano? Lalo na yung vitamin C, pampataas ng immune system natin. Pagkain ng mga food supplement. Pagkain ng mga probiotic o prebiotic. Ang daming mga paraan para malampasan natin yung hirap ng sakit na meron tayo, ang GERD, ang acid reflux. Yan mga idol, ilan lang yan sa mga ginagawa kong practice. Although hindi naman natin nasasabi na totally 100% kapag ginawa mo yan, kapag kinain mo yan, kapag pinalakas mo ang katawan mo, hinding-hindi ka na kahit kailan makakaranas ng acid reflux o ng GERD. Hindi. Once na humina muli ang iyong katawan, ang iyong resistensya, ibinalik mo ang mga dating ginagawa mo na kung saan ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ka ng sakit, automatic, babalik at babalik pa rin yung atake ng acid reflux sa atin. Yun. Ano? Kaya, kung sa pag-ibig yung sabi ng iba, walang forever, sa sakit, kapag kapaulit-ulit mong ginagawa yung mali, may forever. Ano? Parang ano yan eh, pag yung mga mali natin ginagawa sa buhay natin, kapag tuloy pa rin ginagawa natin, ano, hindi maaayos yung buhay natin. Yun yung, ano, yun yung isang sample para dyan. Tapos mga idol, ang kailangan talaga natin, bawasan yung matatamis na pagkain. Ano? Bawasan yung matatamis na pagkain. Ito kasi talaga yung kalaban ng nagdadagdag ng acid. Kalaban talaga ng ating digestive system. Ano, mahabang karanasan ko na to. Kahit magtanong ka sa doktor, ito pa rin yung sinasabi. Ano, yung matatamis talagang malaking problema para sa acid reflux natin. Tapos may natutunan ako sa isang kaibigan, residente ng Canada. Ano? Ang turo sa kanya ng doktor niya kung kakain ng, dahil halos lahat ng sakit nakukuha sa matatamis na pagkain. Ano? Hindi lang yung acid, hindi lang yung diabetes ang nakukuha sa matatamis na pagkain. Ultimo yung sa kidney o etc. etc. Maraming mga sakit na ang dahilan ay pagkain ng matatamis na pagkain. Ano, ba't nauso pa yung asukal? Yung pala naman madami ang mga sakit na mapupulot dito. Ano, yan. Alamin mo daw kung ano yung pagkain na linalagay mo sa katawan mo. Ano, kapag mataas yung sugar, ano, di ba pag kumakain tayo, siyempre, may iba't ibang, lalo na tayo may mga karamdaman, siyempre meron tayong kinakain tayo na ano kinakain natin, ano, minsan tinapay, minsan nag-inom tayo ng gatas, o kaya ay katulad natin may acid reflux, di tayo makainom ng gatas, ang iniinom natin ay
soya milk na ano yung gatas pa rin siya ang tawag, ano, gatas pa rin ang tawag, pero ito ay produce galing sa mga halaman, hindi sa hayop. Ano? Ayun. Katulad noon nung iniinom natin soya, mababa ang ano noon, ang sugar content, ano? Napaka-lisid. Dapat pala yung prutas na mga mababa sa sugar, kung kakain ka nito tapos kakain ka ng kanin, ng ulam, tapos kung ano pang kakainin mo, i-check mo kung ano yung sugar content nito. Kung alin yung mas pinakamababa ang sugar content, yun ang uunahin mong kainin. Ano? Tapos kapag natapos mo na kainin yung pagkain na mababa sa sugar content, saka ka kumain nung iba pang pagkain ng heavy meal, halimbawa kanin, 'di ba? Kanin mataas ang sugar. Ano, yung ulam, siyempre, kapartner ng kanin, ulam, mahirap kumain ng kanin lang. Yun. Ang isa sa sabi ko nga, isa sa maganda doon, yung pagkain ng sa katawan natin, 'di ba? Kaya naman tayo kakain, gusto nating mabusog. Ano? Kalimitan ang nasa isipan natin, lalo na tayo mga Pilipino. Hindi ko alam yung ibang lahi, ano, pero tayo mga Pilipino, ang dahilan natin kung bakit tayo kumakain, number one na dahilan kung bakit tayo kumakain, para tayo mabusog. Kapag nasa oras na ng pagkain, gutom na tayo, kaya tayo kakain, gusto nating mabusog. Ano? Madalang ang mga tao sa Pilipinas na kaya kakain dahil ng nutrition. Ano? Dahil yung nutrition ang kailangan ng katawan natin para mabuhay. Ano? Tayo, kailangan natin kumain para mabusog, at pag nabusog tayo, para humaba pa yung buhay natin, yung nasa isipan natin. Ano? May kulang tayo sa pag-aaral eh, tungkol dyan. Ang dapat pala talaga, kailangan natin kumain para sa nutrition, para tayo mabuhay. Ano? Kaya yun yung dapat na inaalam natin, ano ba yung dapat natin kainin, at paano ba natin dapat itong kainin. Ano? Yun nga, isang payo ng doktor daw niya, dun sa kanila, sa Canada, kailangan mong alamin kung ano yung kinakain mo. Kailangan yung mababa sa sugar, kainin mo. Napaisip ako, sabi ko, tama. Tama, sabi ko, dito, tama. Kailangan mong kumain ng unahin kainin yung mababa sa sugar. Bakit? Dahil kapag ka, yung sa ating kaisipan, mga Pilipino, ng kaya tayo kumakain para mabusog, kakaunti na yung makakain natin na mataas ang sugar. Kasi, nasa isipan nga natin, kaya tayo kakain para mabusog, pag kinain natin yung mababa ang sugar, halos busog na tayo. Kung dadagdagan natin ng pagkain pa, dahil alam naman natin na napakasasarap ng mga pagkain na matataas ang sugar. Ano? Ngayon, hindi ka na makakakain ng marami na ganun. Kasi busog ka na doon sa mababa sa sugar. Ano? Ibig kong sabihin, matatapos yung pagkain mo sa maghapon na mababa yung sugar content na naipasok mo sa katawan mo. Na siyang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Kung mababa ang sugar content, mas hahaba yung buhay natin. At mas lilisan o mababawasan yung sakit na naranasan natin tulad ng acid reflux. At iba pa katulad ko, may diabetes. Sabi ko, tama. Tapos, ang isa pang paraan, dahil yun nga, hindi natin maiwasan yung sugar, kahit pa paano, kakain tayo ng may sugar, katulad ng kanin, rice na puti, yung pangkaraniwa natin kinakain dito sa Pilipinas, puting bigas. Yan. Tsaka hindi tayo po pwede na hindi maglagay din ng sugar sa katawan. Anong dahilan? Kasi babagsak naman yung katawan natin kapag wala sugar. Kailangan din natin ng sugar, pero kailangan natin ay yung balanse. Ano, balanse? Hindi porke masama sa katawan yan, iiwasan mo na. Hindi totally 100% di mo nakakainin. Magiging problema na mo naman ay magiging mahina o mawawala yung sugar sa katawan mo, na siyang delikado din, na para ka ding ano, mataas ang sugar. Yan.
Pagkatapos mong kumain, hindi yung paupo-upo lang o yung pahiga-higa lang. Kailangan mong igalaw ang katawan mo para sa ganun, ma-digest yung kinain mo at para sa ganun din, mas mabilis makuha ng katawan mo, ng mga cells mo, yung mga vitamins, mineral, at saka kung ano-ano pa na kailangan ng mga cells para lumakas yung cells, para natili, nabuhay, at malusog yung mga cells natin. Napaka dami, billion cells yan sa katawan, mga idol. May mga time na humihina yung cells habang tumatagal, habang tumatanda, at humihina, namamatay yung mga cells. Kung bakit habang tumatanda, nangihina tayo, at habang tumatanda tayo, madami ang sakit na dumadapo sa atin. Kasi marami na yung cells na namamatay, marami na yung cells na humihina, na kailangan nating ayusin, palakasin. Kaya nga mahalaga yung pagkain ng tamang diet. Ano? Pagkain ng tamang diet, pagkain ng tamang pamamaraan sa ating diet. Yun mga idol, sana nakapaghatid ako ng maganda at maayos na kwento para sa sakit natin. Pagka naayos mo yan, mga idol, sigurado ako, gagaling ka sa sakit na meron ka. Ano, kung ano man yung sakit mo, lalo-lalo na kung GERD, gagaling ka. Katulad ko, kahit pa paano naman nakakakain ako nang hindi natitrigger. Christmas. Ano Christmas? Uso ang mga mataas sa kolesterol, mamantika. At least kahit tikim, kahit kaya kong kumain na marami, kaso nga lang, hindi natin kailangang abusuhin yung katawan natin porque okay na tayo. Ano, kaya limitado. Tikim ako ng mga pagkain na iba't ibang putahe. Nakakasyat ako ng 2-3. Nakakatrabaho ako ng pinapawisan na hindi na nagtitrigger. Ang mahalaga yung dating hindi mo magawa dahil nakakatrigger sa'yo, inaatake ka ng sakit mo, nagagawa mo na, nakakain mo na. Ano? Yun lang yung mga practice na ginawa ko. At patuloy akong nagsasaliksik, katulad nga noong at pagkain ng tama na pamamaraan, bagong ang idea, bagong tuklas, bagong natutunan, at sa tingin ko, tama. Kaya sumang-ayon ako doon sa nakakwentuhan ko, nabi ko, tama talaga yun. Kasi sa aking experience, talagang mas matindi ang dahilan ng sugar kung bakit tayo inaatake ng acid reflux. Yun lang mga idol, at bye-bye, at Merry Christmas at Happy New Year. Sana sa darating na New Year, ilang araw na lang, sana makakain na rin kayo at makapaggawa kayo ng mga dapat yung gawin nang hindi natatakot, nang hindi inaatake. Yun lang po, at bye-bye. God bless you.